ano, Vezov 3 Series blue side ang new era, red side naman ang Ifuse. RZ2 for the Grok sa red side. Kenshin para dito sa Joed, Mimaw sa Kari, Patrick sa Masha, and Yami for the Kaja. At dito naman sa kabilang banda, mga kaibigan, for new era, Andre dito for Tham, Zach naman dito for Valir, Tizix for Hylos, Ares for Xborg, Mats for this Lancelot. Tuloy-tuloy pa rin ang ating bakbakan, mga kaibigan. Game number 1. At by the way, for a tip, 1,000 shares will be given out, 1,000 diamonds. And so far, 300 shares na ang meron tayo dito, 200 shares. So, unti na lang, 700 or we're already on our 30%. Ano ba rotation ng EPS? Para sa akin, really recommended yung rotation ng EPS dito. Kasi isipin mo, kahit hindi nila base, kinukuha na nila. Pero tingnan natin kung magiging successful nga ba yung pagkuha nila dito. Ni Mau, uy, nakita dito si Zach. And probably, mapata. Ayun na nga, na first blood pa nga din dito. Pero may sagot naman, ang new era dito. 1-1 agad ang ating score. Talaga naman ang suntukan agad. Level 1 pa lang. Pero level 3 na dito ang isang Lancelot. So, kabahan na kayo dyan sa kayang ibigay na damage niyan. Oo, tama ka dyan na... Kuya Irv, this time, no era, EFUS Esports 1-1, okay pa to. Pwede pang magbago ang takbo ng mundo, mga kaibigan. Retry dito has been secured by Mats. Pero si Irv's naupo, trying to escape this one out. Ulti para kay Mats. Naupo, Irv's yali! And another kill dito for no era by killing Grok on that over-invasion, no? No. So, yung lamang nila ng early for the rotation, kasi maagang kape, 2-2-1 yung rotation eh. Tapos si Masha umuwagod ng red buff dito ng isang Thumbs o ng isang Lancelot. So, nabinayan agad siya ng red buff din. So, early rotation, good yun para sa Ifios. Pero ngayon, parang sumasagot na yung new era na hindi pwedeng ganun. Mm-hmm. Tama. Tapos kami naman. Oo, eto na. Naku po, nadali. Si T6 dito. Ewan ko pa, bakit nag-overextend si T6 dun eh. Pero... Nila pag-revitalize ng... Di ko alam, ba nagkamali lang din siguro. Ito na, 2-1 ang ating score. Top lane si Arbs lang mag-isa to, mga kaibigan. Ako lang to. Kumbaga, patay na naman. Kakabuhay ko lang, mamin. 0-2 na ang standing niya din, mga kaibigan. Down to the bottom lane naman din. Ganun din, ginamit na dito. Naman, ako pang vengeance, but still, kaya-kaya pang i-survive. Wala pa naman damage, halos ang carry. So... Halos balik buhay lang din agad si Andre. Tigam mo yung buhay ni Andre. Balik buhay ulit. Pag jungle pa yun. Oo, partida. Jungle pa yun. Jungle. Pero new era dito. Yung top lane sinisecure na. Para nga naman mag-iba na yung rotation and mabasag agad nila yung ginagawa dito na galaw ng Ifios. Right. Pero na nila. Divine Judgment. Agad ang naibigay. Patrick. Talaga namang may pinatutunayan. And syempre, Xborg. Mm-hmm. So, 1v1 ang top 1. Nakupo. Serpent natin dito automatically na kay Mimo. Pero kasi sa Ifios, iba pa rin yung dating nung ano. Iba pa rin yung kayang ibigay na damage nung carry. Mm-hmm. Pero kasi, once, ilansilat kasi kalaban niya eh. So, madali yan makalapit kay, ano, kay carry. Ang problema niya lang, magiging problema niya, sakit sa ulo dito, si Yami. Oo, oh, tama ka dyan. Ito na, Glorious Pathway nila paglan din, mga kaibigan. Naupo, tuloy-tuloy pa din. Andre dito, Mima. Oops, nice wild charge para kay Arms. Mga bestie wap. Sabay takas din ng new era. Wala na rin makukuhang kill. So, okay na yan. At least, patay naman si, ano, eh, si Masha. Pwede na tayo magagala this time. Pero yung tower, wala pang halos. Di pa big deal. 3-minute game time pa lang tayo. Pero puno na naman tayo ng aksyon. Just like game number 1 kanina. Nabigyan na naman, mga kaibigan, yung mid lane. Mm-hmm. O si Zach pa dito. Yun yung nilalang tulong ng ano talaga yun. May Valir kayo sa early. Oo, no? Solve na solve eh. Talagang Valir wins games, kumbaga. Pero hindi naman din. Halos pala papatalo dito. Ngat-ngatan yung dalawa. Pero nagtawag ng kakampi na, oh, eto na si Valir. Tulad sinabi ko, Valir wins games ba? Pero mukhang totoo nga yata. Arms dito with that escape wild charge. Naku po, kakabuhay lang ulit yan. Siya na naman ay patay. Ladies and gentlemen, hindi pa ma... 4 minutes pa lang, eh... 3 minutes ng patay ang ano. Oh. 3 times ng patay si Kuya Arb. So, medyo di na maganda yun, ha? Para sa isang... Grok yun. Oo, oh, Grok yun. Oo, oh, kailangan siya nag-dominate na early. Tingnan mo, naka-mask para item check nga tayo dito. Kung naka-mask to. Okay, naka-mask. Pwede kahit namamatay-matay, okay lang. Tuloy-tuloy ang pera. Salin niya naman eh, salin niya yung pinakahuling ano eh. Position eh. So, yung kabuhayan. Okay lang pagka ganyan, mga bestie, di masyado delay. Pero kung walang mask yan, tapos ikaw pa yung last farmer, 0-3 ka na, 3 minutes pa lang. Nao, mag-mask ka na kung ako sa inyo. Mm-hmm. Ito na, 6-3 ang ating score. 3K golden in favor of new era. Tama ka dyan, pero dito 5 minuto na agad nakakalipas.
So, para sa akin, 3,000 yung kalamang ano, New Era ngayon. So, malaki yun. And Lancelot to. Kailangan tapusin nila as early as possible kasi pag di nila natapos, mahirapan sila dun sa carry. Oo, yun ang problema dito. Eto na, magkakakitaan na naman yata Last Insanity para kay Ares inilapag. Oh, dito si Patrick Moy kaya ang trip niya. Ay, napatay ang Masha. Pero tuloy pa din ang boxing sa bilang banda. Sa middle lane, meron naman palang glorious pathway na ginamit just to pop that one out. Pero it's for nothing. Masha lang ang nakuha nila dito ang kill. Naku. Pero ito na naman, si Yami nakasundot ng isa. Uy, naku po yung burst damage na kami ibigay ng Ling, ay nung Lancelot, ay naka-double kill pa nga. Plus, isa pa, Maniac agad ang binigay and it's a wipeout. 5 minutes and 50 seconds, wipeout agad ang team dito ng Ifyos. Grabe naman din yung Lancelot, pinapakita nila dito talagang hindi palaos ang Lancelot mga base. Diba? Actually, okay pa din yung basta't Lancelot. Basta't napafunnel sa kanya yung ano, basta't napafunnel sa kanya yung gold, yung yaman. Talagang instant ano, instant taba rin talaga itong Lancelot na to. Iba kasi pagka hindi niya pa nagdadasyan, so possible makapag-unlead-dash siya dito kung ano man. Diba? Kasi pag hindi niya, ay ako tulad nun, nakakuha na naman siya ng dash doon. Hanggat hindi niya natatamaan ang dash, hindi mag-cooldown yun. Hanggat first time. Oo, hanggat first time niya. Hanggat natatamaan ang dash niya. Dash talaga ng dash eh. So, eto na, 11-5 ang ating score dito. Maganda ang sitwasyon ng New Era. At for the standing of match, natutuwa din ako dito. 8-0-0. So, lahat kills, walang assist mga ibigan. So, magaling lumasit to pagka ganito. Pero eto, naku po. Naku, yari pa nga ata dito mga kaibigan. So, kailangan lang nila dito, ituloy-tuloy yung ginagawa nilang kalamangan, pero pagka nakahabol kasi, makapatay lang to si Memo ng tatlo, sigurado. Mama. Oo, babalik at babalik ta dyan. Iba pa rin yung dulot ni Yami, pero yun na nga mga kaibigan natin, yun napatay nung carry. Speaking of carry, napatay niya ngayon yung isang Lancelot. So, wala na silang damage. Wala nang damage yung New Era dito. Ang gagawin nila, it's either kumuha ng objective o mag-disengage na lang. Para sa Ifyos dito, huntingin ko na yung ano yung New Era. Pagkakataon na to, wala naman damage eh. Tagal mapatay oh. Diba? Pero bakit ganun pa lang din, kadarating pa lang din ang mga backup dito ng Ifyos Esports. Item check tayo. I think for carry, inuna na rin niya ang Thunder Belt dito for survivability. Oh. Inuna niya na ang Thunder Belt dito. Okay lang kasi guys, yung Raptor Machete na upgraded pa lang, masakit na yan. May damage na yun eh. Nag-i-stock kasi yun eh. May damage na yan. So, okay na yan. Pero, for the survivability, okay lang din. Kasi may cooldown reduction din naman yung ano. Cooldown reduction din naman tong belt and the damage output as well for additional slow. Siguro kaya lang sila nag-endless battle for the early stage. Pagka talaga nakalamang ka. Maganda. Eh, pagka itong Eagles ka, Thunderbeltan mo na talaga. Okay talaga yung good item selection yan. Para hindi ka na mapugo pa, di ba? Ito naku, lumalaban pa nga. Inila doon. Napakaba naman nun, sir. Na. Grabe naman yun, Yami. Kaba naman nun. Ano yan, ano? Goma? Na, ano, na-stretch? Na-stretch, no? Mga kaibigan, ito na, another one. Baka ma-ejector, yari. Pero yung blue buff, hindi pa rin ibibigay dito kay Mimaw. Naku po, taghirap ang carry natin, ladies and gents. Diretso pa rin talaga. Naku, napatay nyo lang isang beses daw ako, sabi ni Lancelot, pero tama na yun. That's enough. Tuloy pa rin ang pressure dito for Ifyos, for New Era. No, pagka, kailangan tabusin to ng New Era kasi pag umabot na 15 to 20, possible mabaliktad to, sir. Oo, ito na. Carry yan eh. Carry yan. Talaga yan. Ayun oh, tingnan na. Pero lang nga lang, hindi pa puputok yung damage niyan ngayon. Pero at least, tama na daw yung 2 deaths sa kanya. Maano na siya, madala na, di ba? So, ingat-ingat na lang sila dito. Hyper-defend ang kailangan dito gawin ng Ifyos Esports, pero to be honest, wala pa silang nakukuha ano dito. Sa carry kasi yan eh, sa umpisa lang yung talaga hindi mo mararamdaman. Kasi syempre, wala po siyang item eh, Thunderbolt pa lang eh, pero pagka umano niyan, lumakas lakas na konti, kahit mga 2 core items pa, Endless Battle Golden Staff, pwede nang pumalag yan. Pero dito naman sa New Era, kailangan nilang i-maximize talaga yung kalamangan nila, kasi sayang yung early stage na tinrabaho nila, diba? Oo, tama ka naman dyan. So, tingnan natin, mga kaibigan, say, aray, dali, mga bestie up na sa bunutan, pero may immortality dash, saktong-sakto sa pader, mga besties. No, Ares na bigyan ng pangalawang pagkakataon. No, pangatlo nga yan eh. Kasi meron pa siyang immortality yung sa-sa-ali. So, tingnan natin mga besties. 12-7 ang ating score. Mukhang maganda-ganda to. Mga besties, wap na hihirapan ng Ifyos Esports and for New Era. Chilling like a villain. 9-minute game time. 10 seconds onto our game. Maglalabas ang Lord dito. So, delicate ang Ifyos dito. Ah, pag di nila kinontest on Lord. Tama ka dyan mga kaibigan. So, eto na nga, 12-7 ang ating score, 10 minuto.
para dito sa ano sa ating larong Mobile Legends. So Lord, they open na rin. Popos doon na tayo, bigan. Yun, okay na mga best. Pero yung shoutout sa inyo, may nagsabi pala dyan na ano, nabasag yan. Wala, tinig na ko din yung comment section eh, wala eh. Pagkating ko dito mga top 1 OFW, ano yan, mukhang may kaguluhan na naman sa comment section. Uy, top lane, mga kaibigan, patay. Nahila na naman ni Yami, so pero Yami na, dito. Naman. Crucial na ginagawa niya dito. By time versus Lord. Ayun. Alam kasi nila na, ano, na mahihirapan yung New Era na saglitin yung Lord. Kailangan talaga ng time para kay Lancelot na makapagbigay or mapatay agad yung Lord na yun. Kasi kung sakali mga ano, walang nangyaring bakbakan sa top lane, walang nangyaring trade. Possible puntahan ng tropa ng Ephesus yung Lord. Lord, baka maagawan pa sila kung sakali, di ba? Pero ito na ngayon, ang problema dito, all three lanes mape-pressure dito for Ephesus Esports. Kailangan madepensahan nila tong tier 3 tower nila as early as possible. Huwag na silang mabasagan sana as much as possible. Item check na tayo para sa carry. Ang problema dito, lang silang pang minion wave clear kasi. Tama. Ayun, so, ito na yung endless battle. So, inuna niya yung Thunderbelt, saka ano lang, saka alaman ng lahat, inuna niya yung Thunderbelt kasi nalulugi na siya eh. Mm-hmm. Kaya na siyang i-burst down agad. So, mas better nga naman na kumuha ng defense item agad ng isang marksman para nga naman makontrolado niya. Kasi kaya niya pa naman tumaba eh. Kaya pong patagalin ng laban dito. Pero eto na nga, mga kaibigan, top lane natin. Mukhang may na-ejector na isa. Nakaalis pa si Aris dun. Grabe naman yung gulong ngayon. Aris, pang Backstreet Boys ha. Stuntman niya. Pang stuntman ng galawan. Pero eto na sa bottom lane. Naku po, tier 3 tower has been defended. Whoa. Pero ganun din sa middle lane naman, yung level 3 tower dito. Basag na, mga kaibigan. Butas na ang base ng Ephesus Esports. Nice divine judgment dito para kay Yami. And another mga best of build. They get more new era dito sa top lane. Basag lang. Kenshi, gusto mong ejector na isa, but the stand coming up next dito. Wala nang buhay. Match, papasukin pa rin pipilit. Pero unstoppable force, hindi lang din may bibitaw. Yami, wala nang buhay lang din, mga kaibigan. 2-4-1 trade ang nangyayari. Wala nang din buhay dito. Naupo si Hylos, my friend, but there's an immortality wild charge para kay Arbs. Tuloy-tuloy pa rin ang boxing. Glorious pathway, naupo. Laban pa, tuloy-tuloy ang boxing. T6 dito, wala nang buhay. Grabe naman to espada. Patrick patay. Last 2 months standing for Ephesus. Pero towers nila dito, ubus na. Apat ang pupush for New Era. Nako. Sanity pa nga binigay, mga kaibigan. Di pa rin tapos, pero tower lock na si Mats. Masyado na daw ay maingay. Kanina pa tayo nagkakaroon ng away, pero walang minions. Walang minions. Ang team dito ng New Era, pero papalag pa rin naman. And ayun na nga, nabigyan dito ang Ephesus Esports. So 1-0 lead in favor of New Era. Grabe, ang huling ang huling banat